those are some of the management. Pero syempre, definitely, we go first with the medical ones before going into a more, ano, yung mga diagnostic. Kasi pag hindi pa natin, pag hinayaan lang, yeah, advance, ano, pag hinayaan lang natin, sometimes we do lead to hysterectomy na tinatawag. Na matatanggal surgery na. Yes, yeah, ah, surgery. Talaga. Oh my gosh. Medical lang muna tayo hanggat kaya ng medical. Yeah, oo, kaya very important. Kung kaya ng medical, sige, medical lang muna. Kasi later on, kung worst case scenario, hindi na talaga makontrol, nagpuputla na yung pasyente, sobrang kailangan na ng transfusion, and affected na pati yung social life, then we might go into a more aggressive form of management for them. Is that different from... Ay, sorry. Is that different from ablation? Kasi parang may naririnig pa po ako yung parang tinatawag nila na ablation dun sa endometrium. No? Ano po yung difference niya dun sa hysterectomy naman po? Ablation, we just kill those, ano, yung mga hyperplastic glands. So parang laser type siya na pinapatay siya. Yung hysterectomy naman na sinasabi, yun yung removal. Removal ng uterus. Apo. So with ablation, the uterus is still there. May machine lang na ginagamit to ablate those hyperplastic glands. Samantalang yung hysterectomy, it's a surgical procedure na alis na talaga. Aalisin na talaga yung nagpa-cause. That will affect your bleeding mo. And will affect your ano po yung getting pregnant in the future kapag ganun na yung kasi wala procedure. Nang matres. Wala na. Pero syempre may mga ano naman 'yan, may mga indications prior to doing hysterectomy. Yes, syempre yes. Kailangan ma-preserve. Kung ayaw na rin nila mabuntis later on, then just have to remove it. Sometimes we only remove the uterus, but we always leave kung bata pa yung pasyente, we leave the ovaries behind kasi ayaw naman namin magkaroon ng early menopause ang isang pasyente. Totoo. So uterus lang ang aalisin kasi yun naman nagiging source ng bleeding. Kika, you have a question? Yes, oo. Tita Angel, curious lang ako and Rina, no? For women who experience this, who are diagnosed with AUB, itong abnormal uterine bleeding, ano ba yung pakiramdam nila? What's it like to have this? Meron ho bang burning sensation? Kasi alam natin yung flow, ano, tapos may prolonged. Ano ho ba ito? Like, can it actually affect their daily life to the point na there are days na you can't really get out of bed dahil sa tindi ng abnormality ng iyong bleeding? Tama ka dun. Lalo na yung mga prolonged na bleeding. Yan, ang abnormal uterine bleeding dun nga sa diseases na sinabi ko, meron dyan bleeding lang, pero sobrang tagal. So, syempre, yes. With the prolonged na naka-sanitary pad for that matter, it is somehow nagkakaroon ng hygienic problem din. Kasi, di ba, lagi ka nakaganon. Conscious ka, so sobrang heavy ng bleeding mo, baka mamay hindi kayanin ng pad, naka-diaper ka na. Eh, nagiging magastos din also sa pasyente. Aside from that one, hindi na rin siya hygienic eh. Nagiging source na yan ng other infection. Kasi sa tagal na naka-sanitary pads ka. So, isa yun sa nagiging concern. Tapos may iba naman abnormal uterine bleeding. Not only bleeding ang problema. Aside from bleeding, nagkakaroon sila ng severe dysmenorrhea. May mga nag-fall kasi dyan eh. So yung mga patients with heavy bleeding plus the fact na nagkakaroon ng dysmenorrhea, sila yung talagang nasa bed lang. At hindi lang siya yung basta-basta dysmenorrhea sa mga patients with yan, yung may mga adenomyosis na pasyente. Sobrang intense ng pain nila. Yan yung mga iba. Hindi ka talaga makagalaw. Yan ba yun, Dok? Hindi may mga ganun tayong mga naririnig. Yes. Sobrang sakit ng puson nila. Tapos later on nga, kung heavy naman ang bleeding, yun nga, pwede kang mag-anemia. Later on, pwede kang mag-transfusion. Kasi, ang normal naman is 80 ml lang of blood eh. Pero more than that, syempre, ano na yun, the body cannot compensate well to the acute blood loss. So, yun ang nagiging grabe pagka dysmenorrhea, Doc. Masakit talaga, no? Tsaka, nag-yoga ko, medyo pa, nung recently nakakapag-yoga ko, medyo nalilesen yung, ano niya, yung pain. Pero,
Opo, yung dysmenorrhea. Doc, nabanggit niyo na rin po kanina, no, ang mga babae matiisin. Kaya most of the time or oftentimes pupunta sa inyong mga doktor, medyo advanced na yung stage or malala na yung sitwasyon niya. So, ano po ba yung maipapayo niyo po sa mga kababaihan para maiwasan po yung ganun, ano, na aabutin pa ng malala bago before it's sa too inyo? Late. Ano po ba yung mga dapat nilang i-check within themselves and to go to you, Doc? Oh yeah. Oo na. Talagang yan na nagiging problema namin. Usually advanced na sila. So tayong mga kababaihan, kailangan pangalagaan din natin ang ating mga sarili. So madali lang naman i-monitor ang regla eh. From the deviation lang dati, regular ka, buwan buwan, ganito lang, nakakatatlong napkin ka lang. Kasi self-monitoring yan initially eh. Tapos mapansin mo, ah, bakit nag-miss ako? Nagsunod-sunod na. For the past few months, nagkaroon ng miss ng period. Huwag yun ang patagalin. You have to consult your OBGYN for that matter na para ma-educate kayo, ma-diagnose. Kasi naman, hindi naman lahat kinitreat namin kaagad. Pwedeng i-observe mo muna. Baka mamaya, under stress ka lang. Kaya nagkaroon ng prolong na hindi ka nagkaroon, di ba? So, alisin natin yung stressors, alisin natin yung mga iba. Most likely, babalik naman yung normal cycle nila. Kapag dumating yung time na nagmo-monitor ka and then ano, tuloy-tuloy, nagkakaroon ng irregularities yun, punta na kayo. Huwag nyo nang hayaan na maubusan kayo ng dugo muna bago pumunta sa amin. Kasi mas mahirap na management at saka mas magastos na yun pag mga ganong cases na. Totoo. Give time. Love yourself first din also. Oo, tama ka dyan, Doc Jack. Yes. Kasi talaga ang dami natin inaalagaan eh. Totoo. Alagaan din natin sarili natin. Hindi natin maalagaan yung ibang dapat natin alagaan kung hindi natin naalagaan yung ating mga sarili. Yes. Ang beauty queen yun, ang ganda. Doc, tsaka Doc, i-share ko lang din, may mga app ano, para po ma-monitor yung mga... yung inyong menstrual flow or yung cycle niyo so that you would see kung irregular ka ba or meron ng abnormality na nangyayari sa cycle. Yun, di ba, Doc? Pwede yun ilagay para pagdating nyo sa doctor, when you have yourself checked, meron ng history, Doc. Sa... Ito po yung ganito. Buti nga may mga menstruation cycle na apps na ngayon eh. Kasi pag nag-check, Doc, ito po yung cycle. That's very easy. Kasi ginagraph namin siya. Tapos papakita namin sa kanila. So, helpful siya, yung mga menstruation. Tapos, ilagay mo lang dun yung mga calendar. Symptoms for the day. Diba? Tapos, malalagay na dun. Mainam talaga yan eh. Nati-take note natin yung first day of the cycle. Kasi lagi yan na nakakalimutan eh. Kailan yung unang araw ng huling regla. Pero pag naka-up ka, ito yung first day mo. So, madali namin matrack. Accurate talaga. Yes. Download yun na. Flow. Libre. Madami. Madami sa... Pinakamabisa sa akin yung nandun na, very, very easy. Ano, lahat eh. Oo. Oh.